Because for thy sake I have borne reproach, shame hath covered my face. I am become a stranger unto my brethren and an alien unto my mother's children. For the seal of thy house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproached me are fallen upon me. When I wept and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. I made sackcloth also my garment, and I became a proverb to them. They that sit in the gate speak against me, and I was the song of the drunkards. But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. Jumptie 17. And hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Hear me speedily. Draw nigh unto my soul, and Jump tayo sa 22. Let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let their eyes be darkened, that they see not, and make their loins continually shake. Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them. Let their habitation be desolate, and let none dwell in their tents. For they persecute him whom thou hast smitten, and they talk to the grief of those who thou hast wounded. Add iniquity unto their iniquity, and let them not talk into thy righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. But I am poor and sorrowful. Sabay-sabay po tayo. Go. I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with thanksgiving. Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming mga salita. We pray. Kaya pong malulati. Kaya pong may taas sa aming kalagitan ngayon. Matuto ang bawat isa Panginoon paano magpasalamat at kung ano meron dito, ano yung totoo dapat. So I pray na kayo pong malulati ngayon. Prepare ng aming puso at isipan. Paunawa niyo po, Lord, ito, Lord. Bigyan niyo kami ng salahin niyo po yung gawa ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Again, good morning. Salamat. Andito si, nakita ko si Christian. Nagkasama ka ba? Ikaw lang. Sino ba yung kapatid mo? Si Joanne. At saka si Nicole. Saka si Arvin. Tama. Maliit pa, no? Malaki natin siguro ngayon yun. Mamayang hapon, no? Balik kayo, mamayang hapon, ha? Meron tayong marami. Meron tayong lobo. Ba't may lobo, no? Meron yung lobo. Nagulat ako. Okay. So, sana na-miss nyo rin kami kung paano nyo kami na-miss. Okay, iba wala, eh. So, hindi ko alam. Meron, okay lang. Tayo ay ang blessing andito. Amen? Ayun, dalawa. Lagi na kayong magkasama sa inyo, di ba? Namimiss nyo ba ang isa't isa? Nandito. Ayun, dalawa, paghiwalay din yan. Yung maingay, si Reg, tsaka si ano. Pwede ka ba dun sa ano? Reg, palit kayo ni Christian. Diyan ka na kanina eh. Hindi kayo makapagpigil talaga eh. Tuto kayong makinig, okay? Tuto kayong mag-behave, lalo ngayon, mag-aaral tayo. Okay, so title po nito is... Magnify Him with Thanksgiving. Magnify Him with Thanksgiving. Sa Tagalog, ano ba yung magnify? Mag-focus ka sa kanya. Di ba alam yung magnify? Pag-aaral natin. Subtitle, Thanksgiving that shall please the Lord. Yung matutuwa ang Diyos. Kasi minsan, nagbigay tayo. Kung nasa, sinong mahal niyo sa buhay? Kunwari, si Brother James na lang. Sinong mahal mo sa buhay? Pamilya mo. Minsan mo, binigyan mo sila, hindi sila natuwa. Magaling ka siguro. Ano? Pero minsan, pag hindi ka marunong, di ba? O, sige! Maglilib ako ngayon para sa atin. Yeah! Yung pala, lumabas kayo, sa cellphone pa rin ang ano, di ba? So, ano pa?
Tay, bilang mo ako ng cellphone. Uy, sige, binilang ka ng cellphone ngayon. Yung pala, panahon pa ni ano. Diba? Yung pangkaskas ng yelo, sabi nila. Hindi yun ata naabutan yun. Hindi kayo natatawa eh. Nakikita niya siguro. Black and white. May text pa. Hindi naabutan yun. Alam niyo yung pangkaskas na yelo? Yun, alam niyo. May mga cellphone na gano'n. Ay, tsura natin. Ha? May antena pa yun. Natutuwa ka ba nun, Stephen? Pag yun ang binigay sa'yo. Binigyan ka, di ba? Pero, di nakakatuwa. So, minsan ang Diyos sa atin, umaten nga tayo. Di naman nakikinig. Mutuwa ba ang Diyos nun? Nagpasalamat ka nga. Di ka naman sincero. Uy, salamat daw. Di salamat. Nakakasal yun, di ba? Yung mga bata, tinuturuan natin. Mahal natin yung anak natin. Pero minsan, kailangan din minsan turuan. So, yung, minsan yung pagkain, di yan, libre. So, mapakainin ka ngayon. So, sasayangin mo naman. Kukuha ka ng napakarami. Nasaan si ni Jasin? Alala ko tuloy si Jasin. Ha? Ganda ng Jasin yun. Ha? O, di ka kumanta. Di ka makasama. Hindi pa. Nag-share. Kukuha ka ng pagkain. Huwag mong... Tapos di mo ubusin. Yung naghanda ngayon, kakamot. Sayang naman. Lahat yan talagang pinag... Diyan ba yung ano natin? Meron tayong ano? Shanghai? Wala. Ano yan? Nawala ng... Sayang naman. Anyway, meron din kami lumpia dyan, kaso baboy. Masarap kasi yung ano eh. Hinahanda yan, mga bata. Amen? Isa-isa, oh. Buti nga kayo, may technology na. Pero still, mahirap yan. So, huwag niyong sasayangin at magdagpasalamat naman kayo, mga bata, pag, ano, yung mga nanay nyo, yung sabihin, hindi naman masarap to. Nakakasar yun, huwag ganun. So, pag sinabing Thanksgiving, dito mo tayo sa word, again, ang title nito, magnify him, ang Diyos yun. So, yung magnify is, ano yung magnify sa Tagalog? Focus. O palakihin, di ba? Taas, pwedeng ganun, tama, itaas. Kasi katulad ngayon, nakakita ba kayo, kasi yung mga idol nyo ngayon, hindi naman pupogi yan, mga ganda ba yan, pupogi. Pero minsan pag sila lagi na-highlight, kala mo, yun na yun. Kala mo, pogi kahit baluktot ang ano. Sino bang pogi ngayon? Si Tom Cruise daw dati, si Rangi Pinyan eh. Alam nyo ba yun? Hindi nyo na kilala yun. Kahit mga bakla minsan, pinopokus yan, mapangit. Pero sila yung pinopokus eh. Ikaw, wala ka nang magawa. Kala mo, nakakatawa kasi may background sila tumatawa. Yung gano'n, di ba? Recording lang yun eh. Nakakatawa yun, niloloko tayo niyan eh. So ngayon, ang dapat minamagnify natin, pinofocus natin sa buhay natin, sino daw? Kasi pag tao ang pinofocus mo, magyayabang yan. Tapos, yun nga, katulad ng mga bangla, ang pangit niyan, pero tayo sila yung pinofocus, kala mo, katanggap-tanggap na. Ganun din yung mga yan, kahit sa church, minsan. Yung iba, nasa harapan sila, tapos hindi mag-aayos ng maayos, hindi magdadamit ng maayos, ano nangyari? Kala ng mga batang babae, oh, okay pala yun, oh, si... Ano kailala, minsan kakilalanin yung sikat ngayon. Sino ba? Ah, sino yung mga sikat na babae ngayon? Yun, alam ko yun. Kasi ano yun, sikat yung bastos nun, amen? Usang-sang ko nakikita yan, talagang... Wala nang kaluluwa tayo, eh. Pero ano yun? Ginagamit yun ng mga bakla rin, ang producer. Walang pakialam mo yung mga yan sa inyo. Amen? Walang pakialam kung anong mangyari sa inyo, lalo yung mga kabataan. Pero pag sila yung na-focus, yayaman sila, pero kayo, ano, sira buhay natin. Pati yung church. Kaya, sino ba yung nagbubukas ng pinto? Yung pag-usapan natin, dapat natin i-magnify sa buhay natin ng Diyos. At yung Thanksgiving, pagpasalamat. Magkita natin kanina. Pag sinabing please, ano yung sabihin ng please?
Ha? Pasayahin. Ano sa Tagalog yan? Pasiyahin. Masiya sa'yo, di ba? Pasayahin, pwede rin. Please. Magalak, yan. Or paligayahin, mas maging masaya, yun yun. Okay? So, kaya dapat nating magnify at ang please, ang Diyos, at through Thanksgiving. So, tingnan mo natin yung mga verses natin sa Thanksgiving. Pili lang po ito, no? Ano yung sabihin ng Thanksgiving? Sa Thanksgiving po, maraming bagay ito eh. Bakit dapat tayo magpasalamat? So again, yung mga magulang natin, pinagluluto tayo, minsan hindi namin papasalamat. Default na yun eh. Kasi mahal nila kayo. Pero gusto namin, pasalamat din kayo minsan-minsan. Amen? Kasi bakit nga dapat? Una, binasa natin kanina, ba't ka dapat magpasalamat pag pinakain ka? Una, para ulitin. Pangalawa, parang masaya siya. Pero pinaka dyan, they deserve it. Amen? Ano ba naman yung pasalamat kayo sa magulang nyo? Amen? Pero lalo na yung Diyos. Sabi dyan, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Yun ang gagawin ko. Pasalamat ako sa Kanya. Siya ang nagbigay ng lahat. Ano ba naman yung magpasalamat ako? At ito sa, especially, Revelation 7:12. Pakibasa niyo po. Ready? Go. Amen. So, ba't may amen pa dyan? Kasi talagang emphasis yun. Amen? Amen. Dalawa amen, oh. Saying amen. Tapos amen na naman. Ano daw yung deserve ng Diyos? Thanksgiving. Pero hindi lang yun. Ang dami yan, di ba? Pero isa doon yung pasalamat ka naman sa Diyos. Amen? Amen. Pasalamat ba kayo sa blessing nyo? Minsan yung mga hindi nakikinig, paano din nagpapasalamat yan eh. Yun ang ano ko doon. Pag andito kayo sa unahan, tinutulungan kayo, inaaral to para matutunan nyo rin. Sa kayo nakakita ng teacher na libre. Sa public school, binayaran din yun. Naalala ko tuloy yung tax na binayaran ko eh. Kasi nga, yun, inaaral ko yun. Bakit doble yung a-milyar namin? Sabi ni brother, baka ba may mali dyan? Meron palang SEF na tinatawag, Special Education Fund. Pinipili nila yung, ewan ko, ba't pinipili lang nila? Pag malaki daw bahaya ata, gano'n, sabi ni mami. Bihira, no? So, hindi libre yan. Kaya mag-aral kayo na mabuti. Kasi meron niyang, kaya may pondo yan, meron niyang purpose. Amen? Ayaw natin mga Pilipino, mga syunga-syunga. Pag gano'n din sa church, kaya kayo tinutuluan. Ang makinig, natuto kayo, di pagpapala kayo. Later ay, makakatulong din kayo. Amen? Hindi kayo pabigat. Alam niyo yung pabigat? Tinuruan mo na lang ilang taon. Pabigat, ibig sabihin, walang natutunan. Ay, nag-church ba niya sa inyo dyan si, ano, si Sandy? Kunwari lang, ha? Ay, ba't ang, ano niya, hindi marunong man magdamit ng maayos? Di ba? Hindi maganda, di ba? Pero pag natuto ka, maganda kang magsalita, ayos, magalang, matalino. Sa inyo ba si Sandy, sa member ba sa inyo yan? Oo, ayun, talino niyang batang yan. Ang bait pa. Magalang pa. Yun ang maganda. Napatotoo. Amen? Kaya yun sana. Anyway, ang Thanksgiving po, focus tayo sa Thanksgiving. Alam nyo ba yan ay kinuman? Okay, meron tayo ditong napakaraming verse. Pinili lang natin sa Old Testament and then sa New Testament. Babasahin ko po sa Psalms 100. Verse 4, sabi po dyan, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Ang sabi ng bless His name, sabihin, Panginoon, salamat po. Panginoon, dakila ka. Dapat hindi ka tayo bago sa atin yung, kaya naiinig natin sa church, sa awitan natin. Kasi yung dapat lumala sa bibig natin, di reklamo. Lord, Pasko na naman sila, meron kami, wala. Palagay mo, merong pagmali ang attitude mo sa Diyos, kahit pa mayamang ka, hindi ka pa rin makukontento. Kaya dapat, magpasalamat tayo, magpasalamat ulit, at purihin siya. Amen?
116. Paulit-ulit po ito. Ito, iba-ibang klase. Kayo naman magbabasa po sa verse 17. Ready, go. I will offer thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Psalms 147. 7. Ang sabi po dyan ay... Sabi dyan, sing unto the Lord with thanksgiving, sing praise upon the harp unto our God. Ulit-ulit, no? Then, on New Testament, kayo naman ulit sa Philippians 4. Verse 6, kayo po, ready, go. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known. Okay, so sa lahat ng bagay, gawin nyo yan, manalangin kayo, humingi kayo, pero magpasalamat naman kayo. Amen? Ito nyo na. Wala na. Antok na ba kayo? Nag-iumpisa pa lang tayo. Ako naman, sabi, continue in prayer, watching the same, with thanksgiving. Hindi ibig sabihin ng puro, ganyan ka na lang, ganyan. Sige, pagpalain mo lang ako. Wala mo lang pasalamat. At mamaya, mag-aaralan natin yan, diyan kayo mayayari. Okay, pag hindi kayo mapagpasalamat, mayabang na kayo, anong mangyayari? Hindi blessing. Baliktad. Okay? So ano pa? Alam nyo ba? Hindi ko na banggitin ng iba. Ito lang tayo sa... Yung Thanksgiving po, makikita mo sa Bible, mayroon ako dito 1, 2, 3, 4, 5. Yan ay makikita mo sa mga pinagpalang tao, sa mga pinagpalang times. Ibig sabihin, pag pinagpala kayo, doon kayo magpapasalamat. Eh kaso, lahat naman tayo pinagpala, di ba? Buhay pa ba kayo? Kumain ka na ba, Lian? O, hindi mo na kailangan tanongin, di ba? Mukhang blessed na blessed si Lian. Sino pa? Siyempre, iba sa inyo, mamaya may blessing. Huwag kayong makakalimot. Magpasalamat. Amen? At ito, pansinin nyo, ito yung mangyayari daw pag pinagpala. Ngayon, eh, pastor, eh, di hintayin ko na lang yung ano, hintayin na pagpalain ako, saka ako magpapasalamat. Mali rin yun. Kasi nga, lagi naman tayo may blessing. Pero, pag dumating talaga, yun mo, sumunod ka sa Diyos, pinagpala ka, nagsipag ka, nagayos ka, nagtapat ka. Ano yung mangyayari? Darating nyo yun yung pagpapala at pag dumating yun, yun ang masaya. Andun mag-aabound yung Thanksgiving. Sabi dito, for the Lord, ito pong Psalms 51, ito yung pangako sa kanila pag sila'y nagtinunga. Kasi pinaparusahan, paparusahan sila. Pero pag nagtinu daw sila, ito yung mangyayari. For the Lord shall comfort Zion, He will desire, ito yung Jerusalem, ang nirepresent niyan yung mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. Okay? He will comfort all her waste places. Kasi nung una, talagang na-waste. Alagang ano sila eh. Pinarusahan sila dahil namatay. Pero, yung comfort daw sila and He will make her wilderness like Eden. Alam niyo Eden? Napagandang place. Gagawin daw ganon. Nangyari na ba yun? Hindi pa nangyari yun at sa mangyayari yun sa new heaven and new earth na. Okay? So, mangyayari ngayon niya sa mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano. And her desert like the garden of the Lord. Yun din Eden. Joy and gladness shall be found therein. And thanksgiving and the voice of melody. So yun yun. Kaya tayo ngayon, basta matpuro awit naman kayo sa Panginoon dyan. Kasi pinagpapala kami. Huwag kayong ano, tatanong ng inaantok ako. Kasi hindi ka maintindihan yung pastor. At least na-influence ka namin. Amen? Ganun pala yun, ganun pala yun. Pag tayo pinagpala na, pasalamat, awitan, awit ulit, papuri ulit sa Diyos. Walang, kasi pinagpala tayo eh. At lalo na, in the future. Kaya sabi nga ng mga pastor din, sabi, hoy, kayo, huwag di kayo maawit, eh sa langit, puro awitan dun. Oh, anong gagawin mo? Eh kung di ka marunong kumanta, out of place ka doon. Gusto mo? Oh! Alam niyo, out of place. Diba? Kaya sa lahat, dito pa lang matuto ka na magpuri sa Diyos. Amen? Doon tayo, walang katapusan yun. Puro pagpupuri sa Diyos. Kayo naman, ready? Go! And out of them shall receive thanksgiving and
them that make merry, and I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be few. Okay, itong sinasabi po dun is, again, mga lingkod to ng Diyos, dati nga pinalusahan sila, pero Jeremiah, halos po negative yan, pero 30, 31, 32, 33, puro pangako na yun. So, again, yan ay nag-reflect sa langit din yung iba dyan eh. So, ganito itong mangyayari. Anong mangyayari? Pag sila'y nagtino, pag pinagpala ko siya, dadami sila, hindi sila konti. Siyempre, marami. Inuulit-ulit niya eh. Gusto niya ba konti kayo? I will also glorify them, and they shall not be small. Paulit-ulit, di ba? Pero sabi dyan, sa una, and out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry. Yan, masaya. Masaya dapat pag thanksgiving. Amen? Hindi dahil papaawitan kayo ng awit. Pero ikaw, pag alam mo, pinagpala ka na ng Diyos, ang attitude mo, ganun, masaya. Masayahin ka kasi andun yung blessing. At yun yan, in-internalize mo eh. Alam mo, pinagpala ka kahit mahirap ka, at least hindi ka katulad nung kilala mo na mayaman nga, hindi naman kilala ang Diyos, ay impyerno mo pupunta. Ano yun? Hindi nakakatuwa yun. Amen? Si Christian, ligtas ka na ba? Hindi. Nasyarang ka na eh. Anyway. So, pag ligtas ka, masaya. Amen? Kung tayo sa New Testament naman, 2 Corinthians 4. Sino nang gabasa? Kayo na. Ready? Ha? Kayo na. Kayo muna. Sige. Ready? Go. For all things are for your sakes, that the Lord has raised might through the thanksgiving of many who comes to the glory of God. Okay, babalikan natin yan. Ang finale natin eh. 2 Corinthians 9:11. Hindi ko natanggal eh. Ako naman, being enriched in everything to all bountifulness, yaman, which causes through us thanksgiving to God. Kaya yun po yung basta na iya ako, wala akong maibigay. Hindi ako pagpasalamat sa Diyos. Eh wala kasi, i-picture mo yung sarili mo na pinagpapala ka ng Diyos kasi masipag ka, nagtatapat ka. Ganun po yan. Sino kilala niyong mayaman? Magtanongin niyo, anong ginawa mo? Paano kayo mayaman? Nagsirap muna, nagtabaho, nagsikap, nagtapat. So again, yung iba dyan, madaya, pero may ano dyan, basic rule dyan, masipag, matapat, ganyan po yan. So picture mo na yung sarili mo. May picture mo na yung sarili mong ganon? Julia? May picture mo mayaman ka? Picture mo. Okay? Gusto mo ba yung ganon? Yung, ano kaya sasakyan yung piliin ko ngayon? Hindi, huwag naman sobrang yaman, okay? Pero diba, minsan gusto mong pumunta kung saan, tapos punuan, yun, sasabit ka ba? Hindi na, dito lang ako sasakyan ko, diba? Eh, coding, eh, yung isa naman. Ayaw mo nang ganon? Mas gusto natin yan, amen? Yun talaga sinasabi nito, hindi naman yan limitado sa Diyos eh. Marami, mayaman ang Diyos eh, alam niyo ba yun? Eh sabi dyan, pag sumagana ka na, grabe yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Yun ang yung picture niya sana. Amen. Hindi po yan katang-isip. Yan ay pinangako ng Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya. Colossians 2:7, kayo ulit, no? Ready? Go! Know that when you talk in Him, and establish in the faith, as He hath been taught, abounding therein with thanksgiving. Yun. So may preaching na tayong ganyan. Sinabing rooted, and built up, established, tinuruan. Yan ang gusto ko sa inyo. Kaya yung pag nalilungkot ako, iba dito, ilang buwan, umaten, tapos biglang, ayoko na. Yung mga ganun, nasama, hindi naman sama logo, pero parang ganun. Kasi pinutodo ko yung pag-aaral natin dito, pagtuturo, tapos, either hindi naikinig, or naintindihan mo, inayawan mo, lala nun, di ba? Ito yung gusto ng Diyos sa iyo eh. Diba, nakita niyo yung halaman na matitibay, hindi yan basta ba mabubuwal. Pero bago mangyari yun, taon, bago yan ma-establish. Pag sinabi establish, di magagalaw. Ganun yung mga halaman. Ganun din daw dapat tayo. At pagkatapos nun,
ay, talagang yung mga puno, ano mangyayari sa puno pag established na? Malalim na yung ugat. Ano nang ginagawa ba ng punong namumunga? Sinabi ko tuloy. Ha? Nagbubungat kasi ibahin. Namumunga, mangga, namumunga dapat. Pero hindi lahat ng mangga namumunga. Kasi hindi na-establish, hindi nakalalim, ginalaw-galaw, palipat-lipat. Magbubunga ba yung gano'ng palipat-lipat? Mamamatay yun. So kaya mga Kristiyano, ganun din. Hindi lahat na-establish kasi hindi nagtatapad, hindi nagtsaga. Basta nakikinig na naman ako, isang awesome preaching ko dyan eh. Sa amin, ano lang eh, 20 minutes lang eh, kaya wala silang tutunan eh. Ako nga nahihirapan dito eh. Nakikinig lang kayo, di ba? So, pero pag nakikinig daw yung mga Kristiyanong hindi nakinig, palipat-lipat, palipat-lipat, on-off, on-off. Hindi ka mag-root, hindi ka mag-uugat. Katulad ng mga ibang halaman ko dyan, gano'n, napansin ko, kaya ni-establish ko yun. Hinahantay ko lang, di ko agad nililipat. Pag lumalim na yung ugat nun, saka ako pwede nang ilipat. Gano'n yun. Okay, gano'n kayo dapat. Magano kayo, mag-ugat kayo. Huwag sabihin, naintindihan ko na yan. Kunti pa nga pa lang yan eh. Ngayon, yung pag-rooted and build-up na yan, sabi sa alaman, magbubunga yan at tuloy. Gusto nyo ba ganon? May pakinabang kayo. Nagbunga kayo, pinagpala kayo, sinel mo yan, marami natuto, marami naligtas. This year, salamat sa Panginoon, okay? Hinto na tayo, ganun ba yon? Hindi ganun yun, tuloy-tuloy yan. Yung sana mapicho yung mga bata ngayon pala, ang Diyos, able siya, kaya niya yan. Hindi siya yung tipong parang yung mga artistang nalaos, naalala ko tuloy. Oh, nakakita mo yung artistang nalaos, dati yaman niya, yabang niya, no? Eh, hindi na siya kinuha. Oh, ano mangyari sa ganun? Kahit milyones yung naipon mo, eh, artista ka, malaki, mataas ang expectation dyan, kala, mga sosyal. Eh, nalaos, ano mangyari sa kanila? Wala na. Pero ikaw, establish ang career mo. Diba? Nakikinig ka kasi, natuto ka. Sino dito na, kilala nyo, may kilala kayo na ngayon, may trabaho, next time, wala na. May kilala kayong ganon? FF, may kilala kang ganon? May trabaho ngayon, bukas, wala na. Kawawa naman, no? Ba't ganon? Kasi hindi siya na-establish, eh. Wala lang. Tulong-tulong dito, tapos wala na. Nakakaawa. Pero ganon kasi minsan. Hindi ka na-establish, ganon din yung ibang Kristiyano. Ngayon, choir, next year, hindi mo alam. Nabuntis na ng maaga. Tapos mawawala na sa church. Nakakahiya na. Gusto niyo ba yung ganon? Eh, dapat mag-ugat kayo. Manatili kayo. Napunta tayo doon. Pero sa katapos noon, pag ikaw nagbubunga ka na, andun din yung pasasalamat. Amen? So, banggitin ko sa inyo kasi iba, hindi pa alam. Sa church, kahit sa dati sa Israel, ganun sila. Pinagpala sila ng Diyos, anong gagawin nila sa Diyos ngayon? Wala na. Bukod sa salita, praise the Lord, ang ginagawa nila, nag-offer sila. Kasi sobra-sobra, Lord, ano ba to? Hindi ko na kayang kainin to lahat eh. Anong gagawin mo doon? Pag mayamang-mayamang kanalian, anong gagawin mo sa pera mo? Basta hindi ko pa nga na-imagine yun eh. Imagine mo na! Anong gagawin mo? May sasakyan ka na, may kotse ka na, mayroon ka na... Pareho lang pala yun. May bahay ka na, dalawa na. Ano pa? Lahat ng uso, meron ka, kumakain ka na. Anong gagawin mo na sa pera mo? Hindi mo maisip. Sige nga, ikaw Salin. Hindi mo alam? Imagine nyo na, ikaw Christian. Ayun. Yan ang ginagawa ng karamihan, di ba? Alam nyo ba kulang pa rin yun? Kasi sa Diyos, para pagpalain ka lalo niya, dapat medyo wala ka pa, hindi ka ba ganun kayaman, marunong ka nang magbalik. Ibig sabihin, nagpupuri ka siya, sa papasalamat ka, anong gagawin mo sa kanya? Iisnabin mo lang. Kung gagawin mo, ibalik mo lang, di ba? Kaya tayo dito, tinuturo natin, regular yan, may trabaho ka naman, tithes and offering.
Hindi masama yan. Normal yan. Pagpapasalamat yan, natutulungan mo yung gawain. Lalago yung gawain. Ano mangyayari pag lumago yung church? Tuloy-tuloy ang gawain, di ba? Ano mang gawain natin? Soul winning, discipleship, di ba? So, ladami yung maliligtas, magpupuri sa Diyos. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Sana iniisip niyo yun. So, introduction pa lang tayo. So, yun po yung mga verses na sinasabi dito. Pag pinagpala na tayo, tuloy-tuloy yung blessing, tuloy-tuloy yung pagpasalamat. Ngayon, eh, paano nga tayo pagpapalain? Yun yung basic na inaaral natin lagi ito. Magsipag, magtapat, mag-aral, dumiskarte, maayos. Yung tipong, magpapalain ka ng Diyos kasi natuwa siya sa'yo. Amen? Hindi yung madaya. May mga ganun. Isa kahit Kristiyano, madaya eh. Kunwari, pinagpapala, iba pala ginagawa. Okay. Ba't yung iba, hindi na nakikinig? Inunan nyo na yan. Yung iba, makinig. Lahat pala. Ngayon yung blessing. Okay, dito tayo sa ating points. Ano pa tayong 20 minutes? Ngayon, anong ba dapat natin gawin? Paano tayo dapat magpasalamat? Nabanggit ko na kanina yung kanina. Siyempre, babalik mo sa Panginoon. Hindi nyo pa naintindihan nyo. Kaya may offering ano dyan. Umikita ka naman. Si doctor. Saan nyo? Diba? Nako, nag-backslide na. Pinagpala na. Anong ganon? Amen? Kaya si... Ano ka ba? Pame... Nurse. Doktor ka na rin. Depende. Kunwari, nurse. Head nurse ka. Malaki yung sweldo nun. Anong gagawin mo, Pame? Diba? Ibalik mo naman sa Panginoon. Amen? Huwag mo mag-backslide. Okay? Lahat kayo. So, paano tayo magpapasalamat at matutuwa ang Diyos sa atin? Okay, what makes our thanksgiving pleasing to the Lord? Number one, verse 13. Pero nakuha niyo po, balik tayo sa ating text. Yung very ano po itong Psalm 69, famous yan, kinote niya ng Panginoon ilang beses. Pero pipiliin lang natin applicable ngayon no, sa thanksgiving. Paano tayo makakalugod sa Diyos, lalo na yung ating thanksgiving? So, nabasa, hindi natin isa-isahin ha, pero from verse sa 13, ano dapat ang prerequisite bago ma-please ang Diyos sa'yo? Natanong ko na si Christian, ligtas na ba? Yun ang una, kasi pag hindi ka ligtas, Lord, Ama, anak ka ba ng Diyos pag hindi ka ligtas? Siyempre, hindi, ang anak ng Diyos, yun ang ligtas, anak ng Diyos. Eh dapat maging anak ka ng Diyos sa kakatatawag sa Kanya. Hindi yung makikitatay ka, hindi ka naman niya tatay. Hindi ka naman niya anak. Kaya sabi dyan, but as for me, your praise unto thee, O Lord, in acceptable time, O Lord, the multitude of the mercy, hear me in the truth of thy salvation. Ligtas ka ba? Kaya dyan marami natitisod eh. Kaya minsan yung iba din, ayaw na sumamba sa tunay na Diyos, ano sabi nila? Eh, daming peke dyan eh. Nadagdag ka pa. Tama ba yun? Eh, yung ano, Catholic, ganyan yun. Di naman totoo yan eh. Nadagdag ka pa? Hindi mo gawin dahilan yun. Amen? Ikaw na yung maging totoo. Una, dapat maligtas ka muna. Karamihan, or lahat actually. Yung iba nagpapanggap ng mga religion, ligtas daw sila. Paano kung maliligtas? Kaya mo bang iligtas yung sarili mo? Ganun nga kabait? Ganun na tinuturo ng iba, kaya hindi maliligtas yan eh. Catholic, Iglesia ni Manalo, dating daan, lahat. Yung mga evangelical, nakiki-faith alone yan. Pero ngayon, pumapasok din yung mali sa kanila. So, ang kaligtasan, pananampalataya sa Panginoon, tamang Diyos, kay Jesus, parang regalo, tatanggapin mo lang siya, magiging anak niya, ligtas ka na. Ganun po yun. At pagkatapos mo maligtas, doon ka palang mananalangin, mag-pray, tatawag sa kanya. Para kayo pagpalain, magpapasalamat. Anong ginagawa, pastor, ng mga iba na hindi ng palanak ng Diyos? Nagbobulahan sila doon. Diba? Kasi po yung tao, minsan meron tayong instinct na gusto mo nakikita kang
Magaling, di ba? Kaya, salin, di masyadong, ano eh, 10 pa tayo. Pero hindi masyadong, di ba? Yun ang gusto ko, hindi nyo kailangan, ano dyan, magpayabang dyan, nakapunta ka lang kung saan. Picture. Okay, okay lang yun kung ano. Ano pa? Bagong aking gupit, picture. Ito kinakain ko, picture. Kasama ko si ano? Picture. Oh, na-meet ko si kung sino man yan. Si Pacquiao. So what? Magyayabang kasi ang tao, gusto niya magyabang. Makita siyang ganito, matalino, mayaman. Alam niyo ba hindi nahihinto yun doon? Yung tao din, gusto niya makita, mabait siya. Tinatawag dyan na, ito nakakalimutan ng iba eh. Kung may pride of life, kung may pride of beauty, kung may pride of intellect, may tinatawag na pride of virtue. Sinasagot natin yung tanong na ano, bakit yung iba, hindi nang palaligtas, nagpupuri sa Diyos. Kasi gusto nilang makita na dakila silang tao, maka-Diyos sila. Tandaan nyo yan. Tandaan yung peke dyan. Kaya okay, may ingit na, basta, Thanksgiving nyo, ganyan lang kami. Nagbigay kami sa ligtas ba kayo? Yun una. Kung hindi ka ligtas, baliwala lahat dyan. And number one, it's done by save people, his children. Yun ang Thanksgiving na totoo at nakaka-please sa Diyos, ginagawa ng mga ligtas. So, ligtas na ba kayo? Amen. Yung di pa ligtas, tanungin nyo ako, tanungin nyo si Brad. Si ano, tumanggap ka na eh. Mga nakalimutan mo lang kasi tagal na, di ba? Yung ibang ligtas, gano'n, nakalimutan na ligtas sila. Eh, di ba yun? Pwede yun. Kaya nga pinapalalahanan eh. Okay? So, masaklap yun. But anyway, ano yung Thanksgiving na pleasing sa Diyos? Una, ginagawa ng mga ligtas. Pangalawa, verse 13 pa rin. Napansin nyo ba sa kanina? In the truth of thy salvation. So, parang nabagit natin kanina, kung hindi ka totoong ligtas, e baliwala yun. Okay, sabi sa John 4:23-24. Oh, yun na naman, di ba? But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. For the Father seeketh us to worship Him. God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and truth. Lagi natin yan. Kasi nga, yung mga kulto, puro forma, puro forma. Totoo ba? Ligtas ka ba talaga? Natutuwa ba ang Diyos sa'yo talaga? Yun ang tanong. Kaya number two, it's done in truth. Kung pasalamat ka, pasalamat, tapos papamahanga mo pa, walang kwenta. Amen? Hindi nakakapis, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo pag ganun. Ano sabi sa verse? Tingnan natin yung mga spirit and truth. Tingnan nyo lang ito. Ang dami nito. Kasi po yung spirit tsaka truth, nagkakaisa po yan. Hindi yung pwede paghiwalayin. Wala, puro Holy Spirit sila. Hindi naman totoo. Mga Pentecostal, mahilig sa ganun. Okay? Holy Spirit, fill us with you. Sabi, nagtatangs kami. Be pleased ang Diyos. Iiyak pa yan, tatawa, gulong. Totoo ba yun? Ganun bang pag-worship sa Diyos? Hindi. Kasi sabi natin, spirit, tsaka truth, nagkakaisa yan. Sabi dito sa Psalms 31:5, kayo muna ulit, ready, go. Okay, napansin nyo yun? Kanino kinomend yung spirit? Kanino? Sa Diyos ng katotohanan. Ako muna, John 4:23, sabi dyan, kinote ko na yan kanina, hindi ko na alam i-quote. John 14:17, even the spirit of truth. Pag sinabing even, ito nga. No, kasi may mga ibang spirito, spirito ng demonyo. Pero ang gusto natin, yung inaaral natin, sinusunod natin, spirito ng katotohanan. Whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be with you. Napansin nyo ba yun? May ibang tao, kunwari lang. Pero yung talaga nakakaunawa, nakakakita, nakakilala sa Diyos, edi yung mga tinahana ng Espiritu ng Diyos, yun yung mga ligtas. Kayo naman.
Ready? Ito yung pangako sa kanila. Ready, go. But the end of the comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify. Okay, so sino yan? Yung Holy Spirit po yung comforter, okay? So sabi dyan, even the Spirit of truth. So yung Holy Ghost, Holy Spirit, Spirit of truth pala. Kaya yung mga Pentecost nila, puro Spirit sila, Holy Spirit, Holy Spirit. Kilala mo ba sila? Puro kasinungalingan, puro hypocrisy. Hindi po yun Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, Spirit lang katotohanan. Tandaan nyo po yan. Actually, lagi naman yun ang kaya ito. Kaya tayo, puro Bible, aalamin nyo, tatanungin ko kayo. Kasi gusto natin, totoo. Hindi joke. Hindi kunwari lang. Hindi pagpapanggap. Ang katotohanan, ganun, kaya mong patunayan, kaya balik-balik ta rin mo. John 16, sino na po? Ako na. How be it when he, ito pala yun eh, ganun din yan. Sa 15, tsaka 16, the Spirit of truth, pinangako niya, pag umalis ang Panginoon, ang darating yung Holy Spirit na sabi dito, he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Kaya nga Spirit of truth, gagaid ka sa kasinungalingan, ganun ba yun? Hindi. Spirit of truth, lahat ng katotohanan. Doon ka niya i-guide. Gusto mo ba yun? Lahing katotohanan? Sino gusto ng katotohanan? Sino gusto ng joke-joke? Sino gusto ng kalokohan? Uso kaya ngayon yan. Tatawa-tawa pa yan. Kaya pag sineshare na natin, di seryoso. Naiiwan ko na yun. Hindi ka deserve. Men, ngayon, iaano mo siya, i-steer mo siya para seryoso tayo dito. Pero pag ayaw talaga, bahala ka. Hindi ako nangipaglokohan. Ephesians 1.13, kayo na, no? Ready, go. In whom he also trusted, after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, he were sealed with the Holy Spirit of promise. Ano daw yung nag-seal sa'yo? Ano yung narinig mo? Gospel, the word of truth. Nakita niyo, so again, pag yung nag-preach sa inyo, hindi totoo, nanguhula, hindi tama, kasi iba sa atin, ang dami yung na-expose na. So okay, may hiya, nasabihin, mali yan eh. Alamin mo na yung tama, pag iba yung testimony nila, hindi sila ligtas, kung kahit sabihin nilang Kristiyano na ako, huwag kayong mahiya, eh ano nyo lang, galangin nyo rin, alam nyo na, medyo new soul winning tayo. Pero pag mali, mali. Man, pag hindi totoo, hindi tama. Dito to, mali yun. Kaya pag narinig nyo yan, ligtas na kayo, sabi nyo, nagsilyado na kayo at ang nagsil sa inyo, katotohanan, yun din ang Spirit of Promise. Next, sino na? Ako na. For the fruit of the Spirit in all goodness and righteousness and truth. So magkakasama yan. Sanctification of the Spirit and belief and truth. Laging magkasama, di ba? Ito. Seeing ye have purified your souls, 1 Peter 1.22, in obeying the truth, paano mo yung obey yung truth? Manampalataya ka. Through the Spirit. Ibig sabihin, narinig mo yung salita ng Diyos, Spirit ng Diyos yung umilos, okay, hindi kasi sinungalingan, hindi na pasabay ka lang, napili, hindi ganun. Yung katotohanan na rinig mo, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos yun, sabi niya, unto unfeigned love of the brethren. So ngayon, pag kapatid ka na, hindi ka na peke. Dapat. See that you love one another with pure heart fervently. So kung katotohanan ang kumilo sa'yo, bakit ka naman pepekein mo yung pag-ibig? Diba? So magkakasama po yan eh. So ito, kayo naman. Ready, go. We are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth not us. Hereby know we the Spirit of truth and the Spirit of truth. Napansin nyo ba may spirit of error? Okay, kasi hindi lagi spirit mabuti. Okay, nga, may mga evil spirit, di ba? So, ang gusto natin at tayo ng Panginoon talaga ay katotohanan. Kaya, pag tayo sumamba sa totoo, okay? So, paano daw natin alaman yung tama at mali? E di yung umaayon sa pirinich ng salita ng Diyos. Pag hindi ganun sila,
spirit of error yun. Okay? Kaya tayo baptist, puro Bible, puro Bible. Kasi nga, di tayo nagtitiwala sa sarili natin. Yung naisip ko lang, sige, preach ko na. Dami na nila eh. Yun tayo dadagdag. So, pag nag-preach tayo, dapat galing salita ng Diyos. Last. Ako na, no? This is He. Sino tinutukoy dito? Si Jesus. Okay? This is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness because the Spirit is truth. So, bakit mo nalaman na anak ka ng Diyos? Ang nagsasabi ng Holy Spirit, hindi lang sa'yo, pati yung sa mga ibang taong ligtas din. So, again, hindi ko kayang siguraduhin na ligtas ba talaga si Ronel. Tatanungin ko siya. Pero pag nakikita ko, parang totoo naman, ang nangungusap sa amin actually, yung Spirito ng Diyos. Okay? So, ganun po yun. At yun ay ayon sa katotohanan, hindi tayo naglolokohan. O, so yun lang po yung dinaanan lang natin kasi nga napaka-importante na paano tayo magpapasalamat, ito ay done in truth. Okay? Hindi pwedeng nagpasalamat ako, naalala niyo si Sapira, tsaka si Ananias. So, nagsinungaling, nagpuri sila sa Diyos, nag-offer sila, masama ba yun? Kaso nagsinungaling naman sila, nagyabang pa. Partners in crime. Patay. Kaya huwag niyong babaliwalain yung katotohanan. Amen? Huwag kayong mayabang. Para lang makita na kala niyo, ano kayo, hindi naman pala. Ngayon, yung mga nag-uumpisa, hayaan niyo lang, patunayan nila sarili nila. Huwag niyong ano, yung mga magbabalik. Huwag niyong ano, eh basta, ganito ginawa niyan eh. Tayo na lang. Okay? Para matulungan natin. So, tapusin natin sa verse 3. Ah, sa point number 3. Okay, number 1. Paano tayo mag... Ano yung tamang Thanksgiving na nakaka-please sa Diyos? Number 1, done by saved people. Number 2, done in truth. Number 3. Ito medyo matagal. Pero hindi ko nabasahin lahat. Pero napansin nyo yung binasa natin kanina. Ano daw yung nangyari kay David? Si David to eh. Si David, kahit marami siya kamag-anak, hindi lahat yung mahal siya. Lalo na nung hindi pa siya hari. Maalala niyo yung kwento ng mga kapatid niya, di ba? Gusto siyang putusan eh. Bumalik ka nga doon. Sino dito yung ganyan? Ay, mga bunso siguro yan, di ba? Matapang si David, tsaka totoo siya. Nung gusto niyang patayin si Goliath, talagang kasi, ayaw niya mapahiya yung Panginoon, di ba? Eh, gusto siyang ano eh, di ba? Kutusan. Bumalik ka na nga doon. Kaya marami siyang kinakwento dito, nare-reveal sa atin, hindi lang pala si, sino yung kuya niya? Si Eliab, saka yung isang Aminadab ba yun? Hindi lang yun, sabi dito. Ang dami yung sinabi dito eh. I became a stranger to my brethren. Alien pa. Oy, alien. Hirap nun, di ba? Black ball ka. Naranasan nyo na ba yun? Mararanasan nyo yan, pero tigasan nyo yung ano nyo. Tiwala kayo sa Diyos. Amen? Ako, madalas na black ball ako. Anyway, so kaya number 3, tingnan natin yung bandang huli, sabi dyan, they that sit in the gate speak against me. Kalaban ako ng mga, pag sinabing in the gate, yung mga ruler po yan. Yung mga key people yan. And I was the song of the drunkard. So yung sabihin nun? So niloloko-loko ka, kunwari, dyan sa Baybay Sapa, di ba? Daming loko-loko dyan, maraming lasinggero, di ba? Ah, dyan na naman si Lady, Lady, Lady. Sinisimba na naman ang church. Di ba, nakakaasar yun. So, ayaw mong asarin minsan, gi-give up ka na lang, di ba? Si David, ganun, ginawa siya. Noong una, pinupuri siya eh. Pero dumaan din siya sa ganun, na niloloko-loko siya. Sino yung maingay? Sino maingay? Si? Si Jared. Jared, Jared. Gusto mo yan? Naasar ka? Eh, bata pa naman eh. Dito sino ditong ayong inaasar? Lahat naman tayo eh. Kaya mararanasan nyo yun. Kaya point natin dito, ganito. Kasi nagpapasalamat siya dito, amen? Si David. Inaasar ba siya? Nagpapasalamat ba siya? Ganun dapat, amen? Sabi ko kanina sa inyo, wala pa akong pastor, wala pa akong trabaho eh. Nag-aaral pa, pero may allowance ka. Masanay na po kayo na mamaya, may blessing kayo. Anong gagawin nyo dyan? Oh.
Alam niyo na ba yung tithes? 10%. May ano kang binigyan ka ng 10 piso, yung piso, balik mo sa Panginoon. 100, yun ang bibigay mo sa Panginoon doon, 10 piso. Ayun, pasto din ako, nababawasan. Yun nga yung idea nun eh. Ginagalang mo ang Diyos, hindi mo siya inaitsepuera. Lalo na pag malaki na yan, lalo ka manghihinayang dyan pag di ka nasanay. Andan niya yan. Mahirap yan, naiintindihan ko, pero hindi yan mahirap pag ang attitude mo sa Panginoon ay attitude ng pagpapasalamat. Andaan niyo yun. Kaya, ano nga sa kanya dyan? Inaasal na siya, pero sabi dyan, but as for me, my prayer is unto thee. O Lord, in acceptable time. So yun, napakinggan naman siya ng Diyos at dinilivers. So, walang time po na hindi ka dapat magpasalamat. Pastor, namatayan ako. Pastor, napilayan ako. Napasalamat pa ba ako? Napilayan ako? Eh, mabuti, isa lang kamay, eh, kung dalawa. Nakikita niyo ba yung sa YouTube? Ang daming mga ano eh. Mga aksidente, minsan, di nyo maano yan, di mapipigilan. Amen? Anong mahirap na pinagdaanan nyo? Eh, bagsak ako sa mat. Buti sa mat lang. Eh, kung pati sa science. Ano pa? Mga concern nyo, parang iniwanan na ang kaibigan ko. May bago ka naman kaibigan. Diba? Kaya sa church, hindi kayo ano dito, makukulangan. Amen? Nawala yung kaibigan yung loko-loko, papalitan niya ng Diyos. Amen? Yan ang testimony ko, diba sa inyo? Ganon din ngayon si DM. Maganda. Itong mga to, talagang homebody to eh. Diba? Nawala ka naman ng kaibigan dahil sa church. Wala kasing kaibigan eh, no? Sa asirin. Okay, nasa na ba ako? So, pinasaya ko lang kayo, pero intindihan natin, mga kapatid. Ito, nawalan to ng ano, magulang. Ano gagawin mo, Michael? Pasalamat ka pala sa Diyos. Amen? Eh, kung dalawang magulang mo nawala, di ba? Kaya ikaw yung napilayan. So, pasalamat ka pa rin. Kwento ko nila sa inyo bago tayo magtapos. Mamaya na po yung 4 points. Pero may kwento kasi ito eh. Kinuwento sa akin dun. Nag-bless ako eh. Manig. Ganito daw, nangyari. Sa probinsya. Gamitin natin si FF na lang. Ang example. Kunwari, may tatay si FF. Hindi, medyo malaki na. Si Christian na lang. So, nagkaroon ng bago magkaroon ng gera, ang kwento niya, nag-aalaga sila ng kabayo. Madami silang kabayo. Eh, nakawala. Malas naman. Eh, spiritual yung tatay pala ng Christian, sabi ni tatay niya. Masama ang mabuti, pasalamat tayo sa Diyos, sinasabi. Hindi na masama yung, nawala yung sama loob ni Christian kasi nawala na nga sila, tapos pasalamat pa. Di sige. Ngayon, yung kabayo pala nila na nawala, bumalik. At, ewan ko, parang kalapati ito, hindi ko alam. Pero yun ang kwento eh. Nagsama pa ng maraming kabayo. So, nawala, tapos bumalik, nagsama. Eh, parang ang yaman mo nun, di ba? So, sala, okay pa mo na, Christian. Meron nawala, magpasalamat tayo sa Diyos. Eh, dahil dami niyang kabayo, ginawa niya, nagkabayo siya ngayon. Nalaglag. Okay, pilay. Alay, napilay. So, ano ba to, atay? Panginoon, ano ba yan? Dami nga ang kabay. Napilay naman ako. Sabi ng tatay niyang spiritual, masama at mabuti, magpasalamat tayo sa Diyos. Pilay na nga ako eh, magpasalamat tayo sa Diyos. O sige po, di salamat sila sa Diyos. Eh, nagkaroon ng gera ngayon. Alam mo na, alam mo sa gera. May batas tayo pag gera. Lahat ng able-bodied men dapat sumabak sa gera. Eh, pilay siya. Hindi siya nakasama sa gera. Namatay yung iba niyang kasama, siya buhay. Masabi niya, di salamat sa Diyos. No naman, di ba? So, alam ko, marami pang kwento yung pero hindi ko na alam. Hindi ko maalala. Pero, yun siya sabi natin, amen? Matuto kayo magpasalamat sa Diyos. Bata pa kayo, mahirap, mayaman. Anong problema nyo? Mamayang hapon, lalo na tayong papasalamat sa Diyos. Pero mag-aaral muna tayo, amen?
But this time, let's pray. Meron tayo, nakabihis na yung mga ano eh. Ating mga dancer. Let's pray, Lord. Maraming pasalamat sa inyong mga salita, Panginoon. Matuto kayo magpasalamat sa katotohanan. Kayo po mga puri light. You deserve everything. But kami po ay salamat po sa mga blessing din. Nawa, matuto kayo magpasalamat. Ibalik yung dapat ibalik. Maging masaya din kami sa inyong guidance at feeling, Panginoon. Sa church especially. Kayo pong malulati ngayon sa the rest of the day. Kayo po yung alalahanin namin sa pagpapasalamat. At salamat po sa napakaraming blessing. So, salamat po sa bawat isa din. Nagkatapat, mahal nilang church, mahal nilang gawain, mahal nilang yung salita. So, laging salamat po sa mga bawat isa, Panginoon, na dito po, Panginoon. Kaya malulati in Jesus' name we pray.